Saints, ito na, possible last game kung matu-zero ng F-Cup, itong TLPH. Or maybe, mapupunta pa tayo ng game number 3. Pero confirm na guys, upper bracket na F-Cup. Parehas yung pattern. Oh, tsaka if any kasi pagka nag-boil down na sa mga team fights, ano, dalawa sila ng ano, Onyx PH na nasa upper bracket. Sobrang daming para sa darating na playoffs next week. Next next week. Pero ang pinaka magiging worry mo kung ikaw ang Team Liquid, ang dami kasi pang abot. Dito lang yung Choney o Gwen pag late game na syempre, pati yung Claude ni Supermark. Oo nga pala, so parang may kailangan may taga-salag. Ay, shoutout sa mga bagong pasok sa stream natin. Like nyo na may stream guys, i-double tap nyo lang yung screen nyo. Thank you. So, kita natin sa may middle lane, ay grabe po agad. Uy, isang one hit. Playmaker pa. Patay yata si Ogwen. Hindi. Buy time na lang. Binabuy time yun na lang, boss. Uy! Execute! So, walang kill yun. Okay yun ha. Walang gold na nakuha. Nakuha na nga yung kill doon kay Sanji. Hindi pa nakapagpa-trade para dito sa Team Liquid Philippines. Guys, kung gusto nyo mapanood ang official live stream ng MPL, punta lang kayo sa MPL Philippines Facebook page and YouTube account. Kung ayaw nyo na naririnig ako, nagsasalita. Alright. Pero kung gusto nyo tumabay sa page, welcome naman kayo din eh. Nandito na eh. Well, yeah, magandang decision yun for F-Cup. So, at TLPH naman, parang sinasamahan na muna si Cardin para talaga ma-secure yung next na probably objective natin for this game. Yep, tsaka medyo anticipated talaga yung ganitong scenario for the early stages. At least, kung ikaw ang Team Liquid Philippines kasi nailatag naman na rin ng ating mga panel na mid to late ang kanilang pinaka magiging laban, yun yung aabangan nila. So as far as hindi pa tayo umabot sa puntong yun, parang pipigilan at i-hold down muna nila ang lahat ng mga posibilidad, pero parang gusto yan, ang ilang lumaban. Ay! Ay! Okay, tinamaan ng Derek Gas, by the way, habang ginamit yung Glorious Pathway para sa side ng TLPH, nasundot si KalDZ, so siya ay na-zone out. Pero nasipa mapalayo si KalDZ ng time na yun, kaya babalik doon sa kanya Shadow, Owen ay maghahanap ng pwedeng ma-poke! Makakapag-shoot po out. Grabe naman ba item ginawa ni Owen doon. Kabisado niya talaga yung chino. Pero makakauwi pa si Owen. Nabuhay pa siya. Ay, gusto ng abulin dito pero hindi naman na siya mapipitas. Kaso kahit ano pang mangyari ay espasyo na iyon na na-secure dito ng Falcons AP Brand, not unless magtangka si KalDZ. So na sa yun ay zinozone lang ni FlapDZ. Walang ulti, pwede mabigyan ay na. Kaya naman napatay niya si KalDZ, parang bumabalik, parang nostalgic, pero dati ano yung DZ Brothers? Guys, sila nagkapatayan. Ang mangyayari ay nagkaroon na si Papa para dito sa side ng F-Cap. At si JP, wala na buhay, ginamit yung kanyang pagbalik buhay ng time na yun. Pero FlapDZ makakakuha na naman ng kill. At napakalaking problema ngayon nang nabanggit mo na si FlapDZ para dito sa 2-0 na si Flap. I-minimize lang ang advantage ng Team Liquid Philippines in terms of yung pwedeng early game ng Falcons AP Brain. Wala naman sila pang direct pang magiging sagot dito sa kunat ni FlapDZ at this point. Talagang nag-i-invest pa sila, nag-i-impact pa sila para rito kay Benny Cutie na kanina. Nag-attempt na magsumama. Pero even then, hindi naman pa nila kinakaya. Lumaban pa, and speak of lumaban! Talagang si Benny Cutie yung gusto nilang target lang dun sa may bottom lane. Dalawa gandang pitas na ng F-Cup nung time na yun para ma-secure yung kill. So, Benny Cutie ay hindi... Early guys, oh. 3 minutes pa lang. Oh, hindi mo 2K na kagad yung kalamangan ng ano. Winarningan dito na warning shot eh. Nag-ano eh, parang nagtapang dun eh si Benny Cutie, and yun yung isa sa mga pinakaayaw ko saan na rin mangyari for Team Liquid Philippines kasi basis na nakikita natin ngayon 5-0 na ang ating kill score at talagang pa 2K or mahigit 2K na halos ang mga established na kalamangan dito ng Falcons AP Brand. So lalo itong magiging mahirap for Team Liquid kung gusto pa nilang bawiin ito pagdating maya-maya kasi ngayon pa lang sobrang pwede na maging agresibo ng F-Cup. Siguro yung bawi dito ng TLPH, kita mo yung parang nagiging pwesto ni JP na lang. Siguro more on space ang gusto nang ibigay para dun sa kanilang Nathan. So magpo-focus sila dun sa lane na yun para makahabol kasi si Benny Cutie yung pagkukuhanan nila ng shredding damage, ika nga. Yeah. Tsaka ngayon ay tahimik lang talaga yung lane ni Sandford. Hindi siya yung kaninang ma-action na Arlott na magsiset up muna like this ng mga team. Woke up like this. Ano muna, tagalatag muna siya ng Glorious Pathway sa ngayon. At yung siguro, isang pang kailangang i-take into consideration dito na Team Liquid ay yung hindi sobrang magiging separated ulit nung team fights. Kasi kapag nakita natin kanina na hindi nagkakasundo rito ng mga gustong puntahan, may mga napapag-iwanan na na-isolate. At katulad na lamang yan, kamuntikan pa ulit for JP, pero wala ng Way of the Dragon para rito kay Ogwen. Oh, so walang bigla ang pang-set, pang-kabig, yung F-Cap. So parang nalagatay
pwede pang ma-poke ulit. Habang si Super Marco nandito din, by the way, si Benny Cune mag-clear muna na mini-wave doon sa maya gilid. Habang si JP magiging target nila, ginamit na Glorious Pathway. Pero I think parang hindi pa rin yata itutuloy yung T-Fight dito na TLP. Kaya pinupush kung sila na F-Cup. Ganda ng Blazing Do It, man. Super Marco para madiin sa mga players. Kaso hindi pa ganun kalakas. Maaga-agang Blazing Do It yun, pero masakit-sakit kaya na napapula niya lang. Tapos puro Infernal Pursuit lang muna. Ay! Kasi nandito na yung laban malayo sa Turtle. At kita natin si JP medyo aaray nung time na yun. Sanji ang kanilang makikita. So, parang ganun yung nangyari ng nangyayari sa ano natin, no? Sa mga objective dick, ang haba muna ng team fight. Tapos habang nangyayari yun, meron palang kumukuha ng ibang objective. So, 6-0 para dito sa F-Cup. At saka yung nagbibigay daan para talagang makuha lang ng Falcons AP Bren yung sinasabi mo na objective. Pakiramdam ko ay talagang si Flap. So, yung Flap talaga Regent na, Armor ang first item. Kanya. Ni Flap at saka ni Ogun. Kasi yes, puro sa ano eh. Mga ultimates dito na meron ang Team Liquid. Even yung Glorious Pathway kanina, hindi dalawa na lang naman yung magic damage. Ay, hindi pa kasi sa Sunfall. Pero kahit ma-isolate mo kasi si Flap, hindi pa nga nila na... Hindi mo pa sure. Parang hindi mo pa sure kung mababurst dito ng side ng TRPH. So ano kaya maging adjustment ng TRPH? Tingnan natin dahil parang gusto yata nilang pumoke. Okay, mag-clear na minion wave doon sa may middle. Magpupoke na minion wave. Mag-clear na minion wave. Ano kasi, na-timingan na naman ng Deadly Grasp eh. Tingin ko isa rin yun sa mga advantages na meron dito ang Falcons AP Bren. Sa minions lang siguro mag-attempt ang Team Liquid Philippines dito. Isang magandang Deadly Grasp lang. Parang kung dadalawang isip ka na kung ipagpapatuloy mo yung kung ano man yung gustong simulan nila. Yan yung mga haplos na parang ano yung tumataas yung balahibo mo. Ganun yung nangyayari din sa mga players ng TLPH every time na tumatama yung Deadly Grasp dito ni Few. So kaya din siguro nagsasama-sama na so far yung apat na member ng TLPH na sinahayaan muna nila si Cartesian na makahabol. Kasi so far, halos dikit lang pala yung gold so mataas yung chance na pagdating doon sa Red Dead Blue. Lods mag-magic chest. Lina, boss. Hindi ko na nga alam kung paano nalaroin yun eh. Yes. Kanina, nakita natin ilang season na ako hindi naglalaro. And taking into consideration naman yung mid to late game nila ay yung posibilidad naman talaga na makahanap sila dito ng mga openings. Cartesi, pag may sapat na mga damage na ay may pwedeng tumarget dito ng mga heroes ng Falcons AP. Yo, Baronel. Naglalaro ka pa ng magic chess. Na positioning ng Falcons. Kung naglalaro ka pa, sali ka dun sa ano. Sino kaya Discord ng MPL. Sino mahanap? Ni Raniman. May mga tournament okay. Doon. Si Owen ay medyo alis muna. Ibang Raniman, running horse pala si Sanford sa time na yun. So ginamit na rin dito yung real world manipulation. Pero kailan pa din nakakuha ng turtle? Habang sa may Blazing Do It na naman. Hinahanap na si Sanji, nasibak pa! Inabutan dito ni Owen at Kyle TZ ay maiipit dito at mahahanap lang ni Kyle TZ. Kaya naman yung kalamangan ng Falcons AP Bren ay lumulubo na talaga. Oo, man-to-man defense yung 8-0 mo ang malalabsit yata ang TLPH. Para din sa mga players na nga ng FGAP, even TLPH and JPP pilitin na madepensahan yung minion wave sa may mid lane. Pero parang may another minion wave na naman, parang masisira yata pipilit dito ng FGAP. Oo, tsaka kahit pa kanina nakita mo na naglatag na rito ang Team Liquid Philippines, even the real world manipulation na andoon na, pero hindi natatakot na pumasok doon sa loob ng real world manipulation ang Falcons AP Bren. Parang wala nang makapipigil sa kanila. Makukulit nga naman yan, sina Owen. Naka-Saint Seiya skin kasi. Medyo nasa advanced server ako, Lord. Ni Owen, kaya talagang, pag ano, pag nasa main server ka, sali ka dun sa ano, sa group ng Discord ng MPL. Alam ko weekly na may palaro sila dun ng Magic Chess eh. Kahit 5v5 na. Kung gusto nyo rin mag-join, guys, yung link alam ko nasa ano eh, nasa page ng MPL Philippines. Search nyo na lang. Weekly meron din sila mga ini-invite na pro player doon. Tapos pwede nyo sila makausap. Pero hindi ako ma-attend. Iba yung kanyang naging target. Iba yung kanyang parang planong gawin at that time. Nakipag Retribution Rumble show with Kyle TZ na clearly may kalamangan kasi in terms of levels. So parang meron kayong mga kailangan talagang ganoong i-consider kasi ang advantage ngayon, hawak-hawak talaga siya ng Falcons AP. Oh, 7.5 okay, goalie by the way. 10 seconds para sa first F-Jab. Lord. So makakaroon na tayo ng next na objective by the way. Si JP parang naghahanap lang siya ng pwedeng mga sun guard just in case. So limang players to na F-Cup na nandito sa Ala, free Lord yan, Matic. So, naagawa ng purple buff, parang hindi yata i-co-contest kasi parang iba yung magiging movement ng TLPH or depende kung paaabuti nila si Cartesi. Ay, hindi na. Hindi na talaga. Mabibili
first down on the Lord objective ang pinamalas doon ng Falcons AP Brent. So kung ikaw ang Team Liquid Philippines ngayon, todo kapit ka na lang sa depensa na pwede niyong gawin. May chances naman na mapabagal nila yung parang makasugod dito ng Falcons AP Brent, and talagang kailangan lang nilang bigyan ng espasyo si Benny Beauty. Pero sa nakikita nating laro ngayon ng Falcons AP Brent, hindi na sila nagdadalawang isip na magkulat at pumasok na lang din. Oh, ito yung sinasabi mo mga Deticast Eternal Guard para sa side ng FK, parang medyo na hihirapan na mukhang makakuha ng ano, inhibitor turn tong ano, TLPH. Napakalinis ng pinapakita ng F Cup ngayon. Ayun pa lang yung Lord, oh. Papunta pa lang sa top. Dito sa ating game. Pwede rin maging endable to, kung sakasakali. Laki ng lamang nila, oh. 9K. What the F? 11 minutes. Sipa? Uy, TikTok play! Babagsak si Carl Tizzy, Blazing Duet. Good na yung pasok ni Sanford. Madadala niya yata si Super Marco. Grabe yung slow. Pero buti na lang may BMI. Pero dahil sa ginawang sakripisyo ni Sanford ay nakadepensa ang ibang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Di nakabasag. Oh, yeah, yun! Salamat sa ano, minion. Guys, welcome sa mga bagong pasok sa stream natin. Huwag yung kalimutan na i-like yung stream, i-double tap nyo lang yung screen. Matik, malalike nyo na yan. Collateral damage din yung mid tsaka yun eh, kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo eh, abay okay lang din. Sinestretch dito ng TLPH yung pwedeng resources para mapatagal. Pamalefic roar na si ano, Super Marco. Last item para sa kanyang flood. Winter Crown naman next ni ano, Flap TC. Base sa nakita natin kanina, no, may paunti-unti naman lang nagiging response ang Team Liquid Philippines. Basta makapag-isip sila. Thank you sa mga nagla-like ng stream natin. Mabuhay kayong lahat. Sa hindi na oras ni Sanford ay na... Abangan nyo, playoffs, mag-i-stream din ako. Next week. Kasi next week, wala, walang MPL. Pero check ko, baka mag-stream ako MPL Malaysia. Or MPL ID, hindi ko sure. Bahala na kayo. Super Marco, parang noon-noon nung kapanahunan pa ng Kari 1-1, Beatrix, isa din talaga si Claude sa kinakapitan kung late game at late game ang pag-uusapan. Oh, feeling ko excited na mag-celebrate ang birthday boy. Parang, ayun nga pala! Parang gusto na talaga niyang mag-celebrate kasama ang kanyang mga ano ba, teammates. Yung mga teammates. Malalapit sa kanya. Ang daming supporters na present ngayon sa MPL Arena natin. Tapos feeling ko mamaya kakanta lahat ng happy birthday. Ng happy birthday. Feeling ko habang kinukuha din ng F-Cup yung Lord, kumakanta din sila ng happy birthday. Maririnig natin yan. Eto na. Mukhang endable na dito, boss. Ay, ang maririnig lang natin ay ang tunog ng Lord na pinatumba ng agad-agad. Oh, ng Falcons AP. One hour na rin pala ang live natin. Din, eh, no? Wala din sila pang surprise na sabihin na natin pangpasok kasi even yung boss, walang laban OMG. Wala pare. Nahawakan lang ni Nipio. Kahapon na yung last game nila. Bali, makikita natin sila sa playoffs na ulit. Actually, ito, last game na to. Sa regular season. Playoffs na next week. Wala pa mo rin update Magic Chess Advanced Server. Yamorin Original Server. Ah, makamita. Grabe! Oo, nag-shoot mo para makasipa doon si Ogwen. At kita natin na si Flap TC na palalim na habang si Super Marco sumisira na pala ng Torre. Okay, makawala na po guys. Basag na yung tatlo. Sabay out. Pero masisira lahat ng mga inhibitor turret. Aabot pa yata tayo to yung Lord. At nakuha nila ang kill kontra kay Flap TC. Pero Falcons AP Brain knowing na nagkaroon nga ng ganoong kaunting pagkalalim ay hindi na rin kasi nila pinilit. So, limitado lang yung mga pwede talagang mapunish dito ng Team Liquid Philippines. Ah, lock item na. Even no, hindi. Si Benny pa lock item pa lang. Mukhang going for Bloodwing siya. Bago siya nakasipa, kaya hindi siya na zone out. Zone out ng TLPH. Bakit? Hindi kasi nakatayo na yung buhok mo. Alam mo ba yun? Ganun ba nakaka-stress yung mga nangyayari dito? Na nakatayo na yung buhok mo. Pero balik mga tayo rito. Habang hindi pa naman tuluyang nabibigay ng Team Liquid Philippines ang labang ito. Nakadepensa sila muli. Pero papaano na lang para sa susunod? Kasi
kasi nalinis na ng Falcons AP Bren yung base dito ng Team Liquid Philippines. So sa susunod na magtatangka ulit ng ganun si Ogwen, base na eh. So pwedeng may Rerekta iba na, no? Nakafocus na lang talaga sa base. Oo, parang pag lahat ng attention nakuha dito ni Ogwen, yep. Magugulat ka na lang si Super Marco, happy birthday na pala dun sa kanilang base. Okay din yung tipi ng ano. Oh, nagme-meditate, Parang bagay yung ano. Pero ang kinuha ko lang yung tipi lang naman eh. TLPH. Oh, nga. Oh. Ibang konting urong na angle para front view. Nang hingi pa ng front view. Sige, mamaya pakikita natin kung ibibigay yan sa atin kasi hindi na rin naman lumalabas ang Team Liquid Philippines so far. So para pipiliin na lang ba nila na doon na lang talagang ilaban? Most probably. Ano na lang kung mag-relight na lang sa defense, lalo nila Benny? Oh, most probably parang ganun yung ipipilit nila. Kasi di ba parang mahirap din kung ikaw yung F-Cup na itry mo ipasok. Or i-force mo na makapasok dun sa site ng DLPH. Kasi Nathan yung ano eh, katapat nila eh. Oo, yun din. Talagang kapag hindi man si Nathan yung pinakanahanap dito. Teka lang, hindi ko kinakaya. Grabe na. Hindi ko na nga alam kung ano mangyayari sa next turn eh. Sa totoo lang, inaabangan natin kung ano ang magiging susunod na yapak dito ng Team Liquid Philippines. Kasi nagsisimula na ng Lord ang Falcons AP Bren. At nakalikod dito na maganda-ganda si Owen, pero alam yata ni Benny Cutie yun. Oo, tingnan natin ah. Alam nga ni JP tsaka ni Benny Cutie na-reveal na kung nasan dito si Owen sa pwesto. So, nagkakitaan, nagkakamustahan, pero shy type muna sila. Nag-aantay muna. Oo, tsaka may ano pala, wishing lantern na pala rito, no? Yung mga magic damage dealers, pero wait lang! Sabi nila, putik patay ka, Bel si Carl. Pwede na may Super Marco, kumbuhan na tayo ng pagkain, kaya makukuha na nila. Si Carl, di sabi may sipa pa doon sa may bandang ibaba. Si Sanji, pwede na maging target, tinamaan pa ng internal guard, at hindi na nga mawawala. Corner yung TLPH. Pero hindi, ang ganda ng latag ng reward manipulation, kaya makakaroon ng double kill for Benny Cutie, pero dumating na rin si Kalisi at mukhang nahanap ni Kalisi triple kill papi si Benny Cutie na pinaka magiging depensa at mauubos na nila ang cavalry. Wala na nga de-depensa na yung Lord, at may tatlo pang parte na nice one. Maaga tayo mag-end ng stream at Lord. At GG guys, na GG sinisira yung base. Thank you sa mga nanood. Sobrang tagal nilang nagkakatagpo, pero magwawagi para sa laban na to